What's up guys, welcome back to my channel. To this video ay meron akong gustong i-share na item na ina-advise ko guys na bumili kayo ng ganito. Pero depende pa rin sa inyo guys. Ito yung power on delay. Ito guys ay protection sa ating PCIe window or sa ating network system. Hindi totoo yan. Actually, ginagamit ito guys sa mga refrigerator, computer, radio or TV. Depende guys. So para sa ito guys, protection ito guys tuwing nag-brownout. So pag nag-brownout guys, minsan guys pag bumabalik yung kuryente ay minsan malakas yung voltay na bumabalik. Instead na 240 volts, minsan maabot siya na 250 to 260 volts. Kaya magtataka guys bakit nasiraan tayo ng appliances gaya ng refrigerator or mga gamit natin na appliances sa bahay. Minsan guys, na-encounter ko guys na yung bigla nag-brownout dito sa bahay, minsan sa isang araw ay twice o three times kasi nga nagka-problema yung kinukuha namin ng kuryente. Kaya madalas yung brownout. Napansin ko guys na yung aking PCIe window ay madalas makurap yung kanyang memory card. Bola lang yan. Minsan ganyan guys, nasiraan din ako ng PCIe board na orange spy or minsan power supply kasi nga dahil sa biglang pag-brownout or yung brownout na bigla bumabalik yung ilaw, yung sabi niya nag-fluctuating, pumapitik lang yung brownout. Kaya minsan magtaka guys bakit bigla nasira ang ating PCIe window. Kaya yung pala guys dahil yan sa brownout. Ako nasira na ako guys dahil sa brownout, nasira na ako ng orange spy. Dinisto mo yan eh. Pati na rin ng power supply. Minsan madalas mag-corrupt yung memory card ng aking PCIe window dahil sa brownout. So kung i-rin nyo guys madalas yung brownout, mas maganda na mag-imbis kayo ng ganito, power delay. So marami sa online shop na iba-iba yung style. Pero ito yung nakita ko na budget mail. So sa kanyang specs guys, nakalagay dito guys na 220 volts ang kanyang amperes at 10 amperes. Tapos nakalagay dito guys time delay to 4 to 6 minutes. So depende guys, basta pasok siya sa range na yan. Anong gagawin na guys? Pag bumalik yung kuryente guys, hindi agad-agad magto-turn on ng ating PCIe window kasi nga meron isang 4 to 6 minutes na interval para ma-stable yung kuryente sa ating bahay. Pag stable na siya, doon pa siya magto-turn on. Kaya alam natin na hindi na masisira ang ating PCIe window. Bale sa akin guys, gamitin ko siya sa aking network system kung saan nakakonect dito yung aking Wi-Fi modem or Wi-Fi router, mga access point, mga ginagamit sa P2P, pati aking PCIe window. Okay, dito na lahat. Sa mga madaling sata guys, network system ko guys, dito lahat nakakonect. Para sure ko talaga na hindi ako masira ng mga devices. Okay? Pwede gamitin guys sa ibang appliances guys ha, hindi lang sa PCIe window. Pero yun na nga guys, ang purpose ko ito guys ay para sa aking network system. So subukan natin guys kung totoo nga ba talaga na meron siyang time delay to 4 to 6 minutes. Okay, buksan ko guys. Delay ito guys. Power delay. Okay, so ilagay ko ang aking. So itong gagamitin ko na example na dead light na nakasaksak sa charger ng phone para malaman natin kung gumagana. Paano natin malaman? Iilaw ito. So saksak ko dito and then gagamit ako ng timer. So ganun tagal. So pag saksak ko guys, hindi agad iilaw yan kasi nga bawal natin nasaksak. So meron siyang time delay. Tignan natin kung iilaw. Okay, so try ko na saksak din ang aking timer. Okay. Yan. Tapos start. So, tingnan natin guys kung ilang minuto bago siya iilaw itong aking
dead light na connected sa power delay. Yun na nga, 4 to 6 minutes. So, mag-expect tayo guys na nasa 4 to 6 minutes ay dapat iilan ito guys. Okay. So, habang naghihintay tayo is mag-browsing muna ako. Mag-i-intay muna ako. Guys, 4 minutes and 37 seconds. So, malapit na sa mag 5 minutes. Hindi pa siya umiila. Bakit kaya? So, baka nasa 5 or 6 minutes siya bago siya umiila. So, hindi sana hindi magpalya itong ating nabili na power delay. Okay? So, malapit na. Hindi pa rin siya pumipitik. Uy, 5 minutes na. Wala pa rin. Ayun, umilaw sa guys. You know, umilaw. Kita na guys. Umilaw. So, gumagana yung ating power delay. So, noras siya umilaw. 5:15 or 5 minutes. Hindi ko napansin. Siguro na sa... Sige lang guys. Kita lang sa video guys. So, kung makita na guys, maabot siya na 5 minutes bago siya umilaw. So, kunwari guys, nag-brown out. So, iyok po muna. Tapos, bumalik ang ilaw. Tingin natin kung ano mangyari. So, pag patayin ko to guys, kailangan mamatay ito. Tapos, i-turn on ko, kailangan hindi sa ilaw. Kailangan another 5 minutes bago umilaw ulit. Okay? So, ulitin guys. So, namatay siya. Kunwari, nag-brown out. So, bumalik yung ilaw. Ayan. Tapos, play. So, hindi siya umilaw guys, no? So, after ko i-turn off yung ang aking outlet, namatay siya, tapos i-turn on ko, hindi na siya umilaw. So, kunwari guys, nag-brown out, umalik yung kurente. So, yun na nga, gumana siya. So, hintay natin ulit ng another 5 minutes kung iilaw siya. Imagine natin guys, na itong ilaw, itong ating network system ng ating PCIe window. Okay? So, gumagana siya guys. So, bali, maghihintay tayo another 5 minutes para makita kung umiilaw sa ulit. Okay? So, maghihintay muna ako. Okay guys, umiilaw na siya agad. Nasa 4 minutes pa lang siya. Bale, okay lang. Ibig sabihin guys, pasok pa rin siya sa 4 to 6 minutes. So, tama yung kanyang specs na kalagay dito. Okay? So, tested na working itong power delay. Bale, kayo na bahala guys kung saan kayo maghanap nito. Marami sa online shop. Pero di ako mag-recommend kung saan pwede bilhin kasi nga gusto ko kayo yung maghanap para makahanap kayo na mas mura. Okay, kasi iba-iba yung presyo pagdating sa power delay. So, mamaya guys, gagamitin ko na ito guys sa aking network system para safety ang aking network system. Okay, so hanggang dito lang guys. Thank you for watching.